Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So in this video ay pag-uusapan natin kung paano mag-edit sa Filmora 9. Filmora 9 is one of the easiest video editing software na pwede mong gamitin sa iyong mga videos. Sobrang easy lang gamitin ni Filmora. Maraming templates and drag and drop application lang ito guys. So umpisahan na agad natin. So ayun, open natin yung Filmora 9. Then choose mo yung aspect ratio na 16:9 widescreen. Then click new project. So ayan, bali umpisa na tayo. Makikita nyo ito yung buong interface ni Filmora. Ngayon, meron kang makikita dyan ng mga icon, yung media, audio, titles, transition, effects, at yung elements. So, lahat yan ay gagawin natin ngayon dito sa Filmora. Ang una natin gagawin is mag-import ng media files. So, click mo yan. Media files here. Tayo natin. So, ito yung i-edit natin. Itong tatlo. Dalawang video, saka isang audio. Next natin gagawin is idadrag natin yung video dun sa dito sa yan saan. Ah, hindi sila lang. Ito. Match to media. Tapos, play natin. So, meron na tayong unang video sequence, isang clip. Cut natin dyan. Tapos, yung nakikita mo yung tools na yun, yun yung pinang-cut ko. Ulit natin. Diba? Dito. May tools dito. Ito, undo, redo, delete, saka itong cut. Ito yung crop. So, pindutin natin to. Para ma-remove mo yung sequence na ayaw mo. So, pwede mo siyang pindutin, tapos delete. Next, ibababa naman natin yung isa. Drag-drag mo lang din. Pababa. Yun, pantay na siya. Makikita mo. Yun. Magkasunod na siya. So, bali gagawin natin dito parang intro. Yan, tama na dyan. Tapos, crop na natin. Delete. Ito, didelete natin. Yan, ayaw natin portion. Ito, para mapalapad mo, ito yan, i-drag mo lang din siya para lumaki yung workspace mo para mas madali mong makita. You know. Next na gagawin natin is maglalagay tayo ng dito, tapos tayo sa media, yung audio na. Sa audio, pwede mo din naman pumunta dito kasi marami din stock audio dito na pwede mo magamit sa mga video editing. Pero diba dahil nga meron tayong nilagay, ito, kasi wala tong copyright. Although, wala din naman copyright yun nandito, pero mas strip ko tong JPB High NCS release. Dadrag mo lang din siya sa baba ng yan. O, dito natin. Plus natin. Kote. Yan. Bali yan. Play muna natin ha. Di-stop natin. Kung paano mo din pinutol dun sa video kanina, ganun din siya. Kakat mo din siya, tapos delete mo yan. Yan, pwede mo itong pabain. Dito sa audio, meron itong mga settings. O double click mo lang siya, double click mo. Double click, lalabas na siya dun sa taas. Yun yung, pwede mong baba, itaas yung pitch, ibaba yung pitch. Yan, kasi gusto ko may fade in ng umpisa, tapos may fade out sa huli. Kasi, maganda yung may fade out. Pakinggan natin yung may fade out. Yun, humihina yung pahuling audio nun. Humihina yung huling volume. So, tama-tama yun.
Tapos ito, ito, pwede mo siyang ibaba to, yung decibel niya para bumaba yung audio. Or pwede mo siyang iangat, pwede baba. Depende dun sa lakas na gusto mo. So, bali, nakapaglagay na tayo ng dalawang video, tapos isang audio. So, then, susunod naman natin, video, audio, itong titles. Click mo yung titles. And, tapos, dito, madami kang pwedeng pamilihan. Yan, may custom, kung mayroon ka sariling gawa. Openers, titles, lower thirds, subtitles, and yung end credits, yung parang sa mga pelikula. So, puto tayong titles. Ito, trip ko. Favorite ko to eh. Drag mo lang din, drag. Tapos, yan. Bali, nagdalawa, dalit natin ito isa. Yan siya, oh. Pag ganyan, oh. Just edit ko lang itong gano'n. Lagay natin. Taas mo siya. Double click mo lang din yung mismong title. Tapos, lagay natin ng basic editing tutorial. Kung wari lang. Ayan, resize. Pwede mo siya ma-resize dito. Pwede mo palakihin. And pwede mo siyang palitan ng font. Ayan. Kaso, trip ko talaga to eh. Yan lang. Tapos, ganun din dito sa baba. Pwede mo naman itong tanggalin using advance. Ganito ha, advance. Kung ayaw mo nung sequence na yun, eto, diba, naklik mo na to. Eto yan, oh. Your text here. Pwede i-click, i-delete mo siya. So, ganun. Pero dahil kailangan ko siya, eh, may gagawin din ako dyan. Ito. Hosted by Marvel TV. Yan. Pagdang din natin, sobe. Ito yung, kung gusto mo siyang palitan ng kulay, ito. Click mo to. Yun. Pero, yan. Pero white lang. Yan. And yung animation niyan, kung gusto mo kung paano siya palalabasin, ito, may animation dito. So, iba-ibang animation, yan. Wavy style, typewriter here, cinematic. Explore nyo na lang pag nag-testing kayo para madami kayong mas matututunan. So, okay na yan. Testing natin. So, yun. Meron na tayong pang-umpisa. Susunod naman natin pagkatapos natin ng media, audio, titles is transition. Ito yun, transition. Madami siya dito. Basic, 3D, ripple and dissolve, speed blur, warp, lifestyle, slideshow, and kung ano favorite mo, wala ka naman na yung lalagay. Pero, gagamitin ko is warp zoom. Favorite ko din tong warp zoom eh. Ito, warp zoom 6. Yan. Tingnan natin. Tapos lalagyan ko din siya ng dalawang sa una't huli kasi para may dating. Tingnan natin. Pero hindi lahat nilalagyan ng ano, transition dun sa una. O, lahat talos yan dun sa may hatian eh. Pero nilagyan ko lang para mag-look cinematic. Yun. Tapos yan, abangan mo yung transition na yan. Vroom! Panis! Diba? Tapos, lalabas si title. Apaka-angas, bro! Yun. So, balit, tapos na tayo sa sa transition. Natapos na natin si media, audio, titles, transition. Siyempre, susunod na dito yung effects. So, paano ba maglagay ng effects? Ito, ganun lang din. Drag and drop application lang din naman yan. So, madami yan. Shakes,
Fox Film, Nightlife, background dyan, etc. Tapos itong overlay, ganun din. So, unahin natin, alam ba, itong filters. Ah, yan. Hanap tayo. Para magmuang, pwede mong taas to. Yan. Yan. Tama. Di ba, nag-iba yung dating niya? Pag tinanggal mo yan, yan yung kulay niyan. Tama mo. Pero dahil nilagay natin ng filters, nag-iba siya. Pero pwede mo siyang ibaba yung opacity. Yan, alpha. Para hindi masyadong matapang. Oops. Panis. Yun, meron na tayong effects. So, lagay natin ng overlay. Dito sa overlay, nandito yung frame. Yung parang sa cinematic, ito siya, oh. Yan. Yan siya, oh. Yun! Quality! So, di ba? Okay na yan. Bali, okay na siya na lahat. Ngayon, nakapaglagay na tayo ng effects. Madami naman effects na pwede kang gawin pa dyan. Itong mga, yan, Fox Film, Nightlife, itong, kung gusto mo yung shake, yan, mga nauga, yan. Explore mo lang. So, punta naman tayo ng elements. So, elements, yan. Madami dito. Love, journey, shapes, Android, badges, tutorial, web, pets, emoji. Yun. Pagpunta tayo ng web. Ito, ito. Lagyan natin itong icon na ito. Hindi mo natin ito pa. Iksin lang natin. Hindi naman masyadong, hindi ko naman siya masyadong gagamitin. Ayan. Click lang natin yan. Ito yung resize. Wala lang, nilagay ko lang. Trip ko lang. So, testingin natin. Kompleto na yan ha. May media, audio, titles, transition, effects, at yung elements. So, testingin natin. So yun, bali tapos na yung project natin. Ngayon, ang isusunod naman natin dito is yung last na, yung exporting. Diba, nagawa na natin si media, audio, titles, transition, effects, saka si elements. So, meron pang export. Paano mo siya maisesave? So, pindutin mo tong export. Yan, nalagyan mo muna ng title. Basic, editing, yan, kuno-kuno, basta ganyan. Tapos yan, dyan kung saan siya magsesave yan, dyan sa documents, Wondershare, Filmora. Ito yung settings. Pwede mong itaas yung quality. Ito, so, pwede kang pumili ng size. Sa akin kasi is 1920 by 1080. Para 1080p, 30 frames per second. Okay na yan. So, yun, ito yung sizes nyo, yung size nya, 15.8 MB. Maiksi lang siya, 16 seconds lang. Ngayon, export mo lang. So, simple lang yung ginawa natin. Basic editing lang talaga siya kung paano mo ilalagay si media, paano mo siya lalagay ng audio, paano mo lalagay ng transition, ng effects. So, ganun lang kadali. Pero madami ka pa matutunan dyan, aralin mo lang ng aralin. Pero so far, yan lang muna yung basic editing tutorial ng Filmora 9. So, antayin lang natin ma-export para makita natin.
Yung output nito ilalagay ko dun sa mismong umpisa sa pinakang intro ng tutorial na to. Makikita nyo. So, completed na siya. Yan na, tapos na. So, yun lang guys ang ating basic editing tutorial ng Filmora. Kung nagustuhan mo ang aking video, mag-subscribe ka naman at pindutin mo na rin ang bell notification para updated ka sa mga susunod pang videos. Maraming salamat!